Yo, what's up? So sa video ito, pag-usapan natin kung paano ako nanalo sa isang trade ko na 100,000 pesos. Pero syempre, malaki na rin yung account ko. So hindi ito pwede sa mga may account ng mga $200, $500, sa mga nalo ko na 100K sa isang trade lang. So discuss ko kung paano ako nanalo, bakit ako pumasok, and bakit doon ako nag-exit, and baka pwede mo rin maging guide sa pag-trade. So, ready ka na ba? Let's go! So yung trade na to, May 17. So ang pinaka-inihintay ko, ang pinaka-bias ko kasi talaga sa EURUSD is uptrend talaga siya. Okay, so hindi ko ginagamit tong EMA muna. Okay, kasi kung titignan mo, uptrend talaga siya. Check nga natin. Check nga start sa 1 hour. Ayan, kung titignan nyo, uptrend talaga siya na dere-derecho. Alright, so yun yung ginamit ko na bias na bullish talaga siya. So nag-aaral tayo ng buying opportunities. So ngayon, syempre hindi tayo pwede mag-buy dito banda kasi masyado nang overextended dyan. So naghanap ako ng pullback. Okay, so syempre saan tayo maghanap ng pullback sa mga magagandang, ayan, support or resistance level. Okay, so pag-usapan natin yan. So pumunta ako sa 5 minutes para mas sniper. Pumunta tayo sa 5 minutes. Ayan, so ano yung pinakahinahanap ko? Pinakahinahanap ko is ito. Tingnan nyo to. Sobrang ganda ng galaw ng market dyan. So, ang ganda ng galaw dito, then dito. So, most likely, pag bumalik talaga dyan, mataas yung chance na aangat din siya ng malakas. Alright? So, I think yung concept na yun galing din sa supply and demand. So, magandang demand level ito. So, lalagyan ko yun ng, ayan, parang demand or support level. Ayan. So, dyan ako naghihintay. So, actually, pwede ka lang pumasok dito. Kaya lang, based kasi sa experience ko, nagkakaroon ng tinatawag na parang false breakout. Ganun. Pero yung iba, ang term nila dun is parang liquidity grab. Okay? So, parang bago siya umakyat, nagkakaroon pa siya ng ganun. Then, tsaka siya. Okay, kaya hindi ako papasok muna sa ganito. Alright? So, hintay ko muna. Siyempre, mapunta dito sa level na to. Or at least, matouch niya yung level na yan bago ko pumasok. Alright, so check natin. Ayan. So, yun na kayo nangyari, na-touch na yan. Pero syempre, wala magandang confirmation candle. Ayan. So, actually, ito magandang confirmation candle na to. Pero hindi ako nakapasok dyan. For some reason, nasa biyahe ako dyan or what. So, saan ba ako nakapasok banda? I think, dito na banda, no? Dito na banda. Ayan. Dyan na banda. Pero yun nga, nakita ko rin sa 30 minutes na time frame na ayan, maganda rin naman tong pasok na to kasi tingnan mo yung EMA nandito pa. Okay? So magandang barrier yan na hindi na talaga siya bababa or hanggang dyan lang talaga siya. Okay, so kaya pumasok ko dyan banda. Alright? So syempre medyo malayo-layo nga lang yung aking SL na sa 12.5 sa pagkakalala ko. Tapos, 1:2 yung risk to reward ko. Alright? So, ayan. So, ayun. So, from there, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, bumaba. Coach, bakit pala 1:2 yan? Bakit 1:2 kasi yan? Mataas-taas kasi itong high na to. Okay, actually, iniisip ko nga mag 1:3. Okay, or yan, 1:3.5 or what. Pero kasi, it's a Friday. So, baka hindi maabutan itong 4 na to or 3. So, naging safe na lang muna ako na to. Kasi ayokong magkaroon ng trades na nagstay over the weekend kasi hindi natin alam kung ano yung mangyari over the weekend tapos hindi natin yun malalaro. Okay, hindi natin mamamanage yung trade na yun. So, that's why 1:2 lang muna yung nilagay ko. And then from there, ayan, syempre alam natin kung ano yung nangyari. Ayan, so umangat talaga siya ng umangat. Teka, check ko nga kung doon sa. Yan, ang gando lang naman talaga siya umangat. So, yun. So, good call na 1:2 lang yung nilagay ko. And then, hanap na lang ulit ng magandang pasok dito sa somewhere dito or what. Okay, so tingnan natin kung ano yung mangyayari sa susunod na mga days. So yun yung winning trade natin. So tingnan natin kung ano yung losing trade natin. So ngayon dito tayo sa GBP NZD. So ang bias natin dito ngayon is sell. Kasi nakita natin downtrend talaga siya. Ayan. And then, naghanap na lang ako ng proper timing kung saan ako mag-sell. Then nakita ko to. Ayan, nakita ko tong resistance level na to. Tapos saktong-sakto pa magta-touch pa yung EMA. Malapit sa EMA yan. So nakita ko pa dito yung Evening Star. Ayan. So, syempre, nakita natin yan. And then, syempre, mabilisan yung ano, yung galaw ng price. Diba? Nagko-compete pa ako ng lot size dyan, tas everything. Tas biglang bumaba, din umangat. Ayan. So, hindi ako banda pumasok. And then, ang pinaka-SL ko nasa 10 pips. Ayan. So, just above the EMA, this resistance area, tapos itong
pinaka-high na to. Okay? Tapos, what is the tourist to reward ratio? Ayan. Tapos, ayun, bumaba naman siya. Kaya lang ang naging problema is, ayan, umangat pa siya. Okay? So, parang nagkaroon pa siya ng false breakout, parang nagkaroon pa siya ng, kayo na sinasabi ko na, liquidity grab. So, ang mali ko dito is, dapat naglagay pa ako ng more allowance. Kaya lang yun, masyado nga talagang malakas din yung galaw ng GBP. NGD, kaya rin tinamaan ako. So, masyado ko nag-expect na sniper yung entry ko. Hindi ako naglagay ng malaki-laki allowance. So, ideally, sana mas mataas pa. Pero ayan, tingnan natin kung ano mangyari sa trade na to. Kasi, pangit ng timing ko. Pero, dun pa rin talaga siya pumunta dun sa... check natin ulit. Ayan. Dun pa rin siya pumunta sa bias natin, which is yung sell. Ayan, tingnan nyo. Bumaba pa siya. Diretso pa siya. Bumaba, I think, dito sa pinakababa. Bumaba pa siya. Ayan, so... mostly talaga... tama talaga bias natin, pero mali yung timing natin. Yun yung pinaka-crucial part talaga. So, yun yung pinaka-nakakainis din. Di ba? Ilang beses na rin na nangyari sa mga previous videos ko na nag-live trade ako. Tapos, tinatamaan yung SL. Bago pumunta dun sa bias natin. So, again, part of the game yan. So, anong gagawin natin? Wala. Tweak lang talaga. Learn from it. Lalo na yung GBP, NGD, hindi ko masyadong tinitrade itong pair na to, kaya siguro yan. So, yun lang. Kung nagustuhan itong video to, like mo naman and kita-kits sa mga next video. Kita-kits!